I'm so proud of you guys. Arnello, Manejo, and Zoe, I'm so proud of you. Kaya nyo yan. The Lord is with you. Lord, gabayan mo po sila. This is for your glory, I believe, by God's grace. Thank you, Lord. Thank you, Manay. Thank you, Zoe. Thank you, Kuya Arnello. Of course. Proud ako sa inyo. Kaya nyo yan. Adya. Alam nyo guys, ako ay nasa meeting ko dito sa isa kong PC. Nasa meeting ako dito sa isa kong PC. And itong isa ay sa TOGS. So, multitasking tayo. I'm just so proud of this three. Biglaan lang to guys ha. So proud ako sa inyong tatlo. We have 35 live viewers. Thank you. Thank you so much guys. Wala ha? Nakakatuwa lang sila. Sobrang kinakabahan sila at medyo ayaw pa talaga nila kanina nung nag-uusap-usap kami. But, I'm so proud of them. Sabi ni... Hirap sa pakiramdam yung gusto po. Gusto pa nating tumulong pero wala na tayong pantulong. Kaya habang meron ka pa, may lakas ka pa, may oras ka pa, bata ka pa, may pera ka pa, gustuhin mo na ang tumulong. Yun. Yun, talaga naman dapat yan. Hanggat meron ka, may maitulong talaga. Hanggat meron, bakit ka magdadalawang isip na tumulong? Siyempre, tutulong tayo. At tignan din natin yung tutulungan natin kasi maraming, sa panahon ngayon, sa totoo lang, nagkalat ang, excuse sa word ko, yung scammer. Pero marami talaga. Kaya, kahit ngayong malalaking mga... Pero ako minsan kasi ang nasa isip ko na lang ganyan na partner sa uwi, ano eh. Mm-hmm. Pag may humingi sa akin, may lumapit sa akin. Hindi ko na iniisip minsan yung ma-scam ako, mga ganun ako. Basta mabigyan ko siya, bahala kayo kung sa inyo, dadalhin yan. Ang mahalaga na itulong ko sa inyo. Bukal sa akin na tinulungan ko kayo. Bahala na kayo kung saan nyo dadalhin. Parang ganun ba? Lalo na pag may sobra ako. Mm-hmm. Kasi para sa akin, ako nakatulong ako eh. Bahala ka na, ikaw na magdadala niyan. Ikaw na pinagbigyan ko. Ikaw na magdadala kung ano yung gagawin mo dyan. Ikaw yung magsasuffer kung halimbawa dinala mo siya sa hindi mabuti. Parang ganun ba? Sa bagay ko, Arnello, tama ka dyan. Yung tutulungan natin is talagang nangailangan ng tulong. Kasi ayan, imbis na yung pagbibigyan natin ng tulong, eh matutulungan talaga yung karapat dapat na tutulungan. Kesa mapunta dun sa scammer, eh napaka, kwan naman yun, napaka panik. Para bang pasasakitin ko yung ulo na, bakit mo pa ako idadamay? Sa iyo lumapit. Mas maganda magsabi ka ng tapat. Kung wala ka talagang may bibigay, sabihin mo wala. Kasi may time tayo na hindi naman tayo laging meron eh. Diba? Ah, correct. Kaya pag nilapitan ka, mas maganda sabihin mo na tapat na, ay pasensya na, ganito sa araw na to, ganito. Wala talaga akong may bibigay. Oo, para wala naman talaga, at least alam niya na naintindihan niya na wala talaga tayo. Hindi yung para bang wait lang, maghintay kayo. Paano kung nilapitan mong tao ngayon? Uh-huh. Eh isang gipit din. Hindi magkakaroon lang ng nag-iisip yung tao na naghihintay ng tulong sa iyo. Tapos ikaw naman nahahanap ka, nape-pressure ka kung paano mo naman siya matutulungan eh. Okay. Samantalang kung sabihin mo ng tapat na wala kang maibibigan, at least alam niya. Mas maliwala ka siya na. Makakahanap siya ng option ng iba, di ba? Pwede rin yun, Kuya Arnello, kasi para naman magsipag din siyang maghanap. Di ba? Yeah, yun nga. Yun para sa akin, ha? Para sa akin lang yun, ha? Kasi mas, sabi nga, habang tayo ay nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwag. Yun lang na doon. Ito nga yung tanong natin, paano ka tutulong kung wala ka ng pantulong? Kung wala ka naman. Kung wala ka ng pantulong. So, kaya manayin nyo, basahin nyo. Pero marami namang ways para makatulong kahit na wala kang pantulong. Yung kay Boss Arnello, yung sabi niyang pag sasabi mo nung tapat na wala kang maitutulong is yun na, isa ng paraan yun eh. Siya, maghahalap na ng ibang tao kung saan para siya hihingi ng tulong. Natulungan mo na siya. Kasi yun, yun, sabi nga ni ating Celis, kung wala talaga tayo may papantulong, tulungan na lang natin silang ipag-pray. Correct. Para magkaroon sila ng way kung paano ma-resolve yung kanilang mga kailangan. Diba? Pray for them na yan ang isang bagay na di dapat mawala. Ayun, tama. Yun naman talaga eh. Kasi wala naman tayong iba pang... Kung wala na tayong malalapitan,
meron pa, hindi sa ibig sabihin nung wala na talaga, meron pang isa yung nasa taas. Yun ang pwede nating lapitan. Kasi si Lord na magbibigay sa atin, magbibigay ng paraan or kung sino yung taong bibigyan niya, kung sino yung taong ano paano ba sabihin to? Karapat. Pero pag nag-pray ka pala and then i-claim mo na, comment si Boss Kelly. Kung financial aspect ang tulong na kailangan, magpapakatotoo ako sa sarili ko at sa taong magsasabi sa akin. Tutulong ako sa abot lang ng aking makakaya at yung amount na hindi ko na kailangang singilin. Yan, di ba? Yun nga yung sinasabi ko kanina. Correct. Na. Kung ikaw ay tutulong, kailangan yung bukal sa loob mo na, pag ito'y pinakawalan mo na, wala ka nang iisipin na, ibabalik pa ba ito sa akin or may babalik pa ba? Kailangan, yung normal ba sa'yo na pag ibinigay mo yon, wala ka nang isipin, wala kang alalanin na babalik ka ba o hindi. Kahit ang mahalaga na tulungan mo siya. Kung magkano man yung kaya mong iabot. Yun nga. Kahit pa sabihin ko yung Ernelo sa'yo. Kahit sabihin pa sa'yo ko Ernelo na pautang. Di ba? Oo, di ba? Pautang. Minsan kasi yung salitang pautang, maraming meaning eh. Minsan kasi nagiging front lang yung pautang, pero pagdating ng huli nga, hindi na rin naman mababayaran. Oo. Kasi nga, gipit na nga rin eh. Kaya ang mas maganda pa para wala ka nang isipin, yung pagbigay mo is dating na bigay na lang, hindi na pa utang. Yung ibigay mo, yung sobra na lang sa'yo na wag para na, hindi ka na mag-iisip na, babayaran pa ba ako nito o hindi na. Hindi ka na maningil at hindi ka na masaktan. Oo, ganun naman talaga. Reality na halos yun. Umiiyak ka manay. Umiiyak na manay. Kakaiba yung ano, feeling. Anong feeling? Praise God. Nakaka-bless. Ay, pinabaya. Ganda, di ba? Mm-mm, ganda. Pag nag-reply kayo, ice maganda. Ice pa. Ice pa yung kinalabasan. Yes, yeah, super ice. Kaya reply ko mamaya yan. Ako din. Pero pa dun, si ano, si Villa Survivor. Nanood ko kay Mrs. kasi nandiyan na siya eh. Mm-mm. Yung 1 hour and 11 minutes, ano, hindi siya, ano, hindi siya, I mean, hindi ka maboboard na, ano, panoodin kayo. Hi. I'm so proud of you. Hindi kami nagpapatawa, Celis. Hindi totoo, sobrang nabe-bless ako sa inyo. Anong experience mo, Manay? Anong masasabi mo? Partnership na lang dalawa, talagang maganda. Nabasa, katulad yung nabasa ko yung ano ni Celis na nag-out of line tayo eh, kaya bigla akong kumambyo dun. Buti nga nagbabasa kayo eh, sa private chat. Kung binasa yung nasa private chat. Wag! Hindi ko nabasa. Kaya ginagawa ko, sumusubaybay ako dun sa private eh, baka ako, ano eh, sad line na tayo eh, at least sila nakakakita eh. Pero galing, grabe. Diba, ayaw niyo pa. Kata mo nga, pag nagbabasa, pa utal-utal. Pero maganda, promise. Tapos ano pa kayo, bigayan pa. Meron lang konting medyo nagsasabay, pero konting-konti lang. Oo. Dun sa audio ko. Oo. Siguro ang audio ni Zoe, nang dahil sa audio ni Zoe, proud talaga ako. Pero ayos naman. Sinasabi niya kanina, ganun. Oo, ang galing yan tatlo.